Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang nutrisyon ay number 1. 21st and 22nd kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. 39th Catholic Mass Media Awards Special Citation. And 41st Catholic Mass Media Best Public Service Radio Program. 14th Gandingan Awardee for Most Development Oriented AM Program. Gandingan Awardee for Best Development Oriented AM Program. Best AM Program Host. Most Development Oriented Radio Public Service Program, Best Development Oriented Public Service Announcement, Best Development Oriented Talk Show, and Best Development Oriented Talk Show Host. Welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon, Year 11. Sa bayan ang maririnig sa iba't ibang sulok ng bansa, DZXL Manila, DYHB Bacolod, DYHB Cebu, DXDR Dipolog, DXMB Malaybalay, DXMY Cotabato, at DXDC Davao. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan, Executive Director ng National Nutrition Council, Dr. Apet De Anghirang, at si Rod Marcelino. Sa malusog na mamamayan, sa nutrisyon ng katuparan. Ayon sa latest hunger survey ng Social Weather Station, tumataas muli ang dami ng pamilyang nagugutom sa bansa. Mula 16% noong Mayo, tumaas ito sa 20.9% o tinatayang 5.2 milyong Pilipino sa pagtaas ng dami ng nagugutom, at kung ito ay nagpatuloy pa, maaring tumaas din ang malnutrisyon. Magandang tanghali mga konutrisyon, ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon, Year 11. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Tunghayan natin kung paano tinitiyag ng bawat lokal na pamahalaan sa tulong ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang malnutrisyon sa panahon ng pandemya. Makakasama natin muli si Ms. Jovie Raval, ang hepe ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Magandang tanghali po, Ma'am Jovie. Magandang tanghali din, Rod, at sa lahat ng ating mga kanutrisyon. Katatapos lamang po ng buwan ng nutrisyon, at ngayon, Agosto na, pinagdiriwang naman natin ngayon yung Breastfeeding Awareness Month. Pero Rod, hindi breastfeeding ang pag-uusapan natin, pero ipagpapatuloy natin ang pag-feature sa mga ahensya ng pamahalaan na miyembro ng NNC Governing Board. At kung paano nila patuloy na sinusulong ang nutrisyon sa panahon ng pandemya. At sa araw na to, ang pag-uusapan naman natin ay ang Vice Chair ng Governing Board, ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Ano nga ba yung mga naging hakbang ng DILG bilang ahensyang may supervision sa mga lokal na pamahalaan para matiyak pa rin ang tamang nutrisyon, lalong-lalo na ngayong mayroon tayong national health emergency dahil sa COVID-19. Alamin natin kung ano yung mga hakbang ng DILG at mga lokal na pamahalaan upang pangalagaan ang buhay, kalusugan at nutrisyon sa kanilang nasasakupan. At alamin din sa aming talakayan ang sagot, mga kanutrisyon, sa ating text question upang mapabilang sa 12 magwawagi ng 200 pesos na cellphone load. Sagutin lang po ang tanong na to. Ano ang direktiba ng DILG sa mga lokal na pamahalaan para maisulong pa rin ang nutrisyon at maibsan ang kagutuman habang may pandemya? Sa puntong marinig po ninyo ang sagot, abay ipadala kaagad sa amin sa text format na full name, space, edad, space, eksaktong address ng kasalukuyang tirahan. Ilagay po ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At syempre ang inyong sagot, at ito po ay isend sa 0908-579-6898. Ilagay rin po sa dulo ng inyong text kung paano nyo po kami napapakinggan sa radio po ba, sa pamamagitan ba ng radio app ng inyong cellphone, sa Facebook Live o sa YouTube Live. Ilagay rin po ang RMN station kung sa radyo po kayo nakikinig ngayon. Abangan ang 12 mapipiling na kasagot ng tama pagkatapos po ng aming programa, at ito po'y ipopost namin sa kanilang o ang kanilang mga pangalan sa aming Facebook page na Radyo Mo sa Nutrisyon. At upang tulungan po tayong masagot ang tanong na yan, pati na rin po ang ilan pa namin mga katanungan, naririto po ang ating
panauhin ang fresh na fresh po si Miss Ana Lisa Bonagua, ang director po ng Bureau of Local Government Development ng Department of the Interior and Local Government. Magandang tanghali po, Director Bonagua, and welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang tanghali sa iyo, Jovie, at Rod, at sa mga taga-subaybay sa Radyo Mo Nutrisyon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Umpisan na po natin, Director Bonagua, no? Ano po ba sa tingin ninyo ang naging impact ng pandemic na to, no? Yung COVID-19 pandemic sa mga lokal na pamahalaan? At ano na rin po yung mga kasalukuyang kalagayan ng mga bayan, lungsod at dalawigan kaugnay ng COVID-19? Alam mo, Jovie, napakalaki ng impact ng COVID-19 pandemic sa mga lokal na pamahalaan. Sila ang naatasang manguna sa paglaban sa COVID-19, lalong-lalo na pinagtibay ng Interagency Task Force on Coronavirus Pandemic, ang National Government Enabled, Local Government Unit-led, at People-Centered Response to COVID-19. Ibig sabihin nito, ang mga lalawigan, lungsod at bayan ang naatasang manguna sa implementasyon ng mga programa at kinakailangang pagkilos sa paglaban sa COVID-19. Una, tulad ng pagpapatupad ng strictong home quarantine at physical distancing measure, pamamahagi ng pangunahing pangangailangan ng kanilang nasasakupang naapektuhan ng quarantine, pagtulong sa contact tracing, paglalaan ng isolation facilities sa mga asymptomatic patients at yung mga may mild symptoms, pamamahagi ng informasyon tungkol sa COVID-19 sa pamamagitan ng mga barangay health emergency response team o yung tinatawag nating BERTS, barangay health workers or BHW, at barangay nutrition scholar, BNS. Pati ang pag-monitor at pagpapatupad ng price ceiling sa mga essential goods tulad ng pagkain, essential medicines, at saka medical devices. At ang pinakamabigat sa lahat, ang mga local government units ang naatasan sa pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program or SAP. Kasabay pa nito, kailangan pa rin patuloy ang pagbibigay ng serbisyo ng mga pamahalang lokal tulad ng health services, lalo na sa mga buntis, sanggol, at mga may sakit, social services para sa mga senior citizen, people with disability, at iba pang nangangailangan. At kasama pa rin yung pagpapatupad ng mga regulasyon tulad ng business permit para makapagnegosyo, construction permit para sa mga infrastructure project, at yung syempre yung collection ng buwis at saka fees and charges ng mga local government units. So, sa panahon ngayon, ang local government units natin have their hands full addressing COVID-19 as well as continuing public service to their constituents. Mm-hmm. Okay, Director, ano naman po yung direktiba ng DILG sa mga lokal na pamahalaan para maisulong pa rin, no? Sa ganitong panahon, sa ganitong sitwasyon, na isusulong pa rin po ang nutrisyon at maipsan yung kagutuman sa mga komunidad? Simulan natin sa basihan ng gampanin ng mga pamahalang lokal. Mm-hmm. Nakasaad sa Local Government Code of 1991, Section 16, General Welfare, na ang mga local government units shall exercise their powers for its efficient and effective governance and those which are essential to the promotion of general welfare. At kasama dito ang health and safety ng kanilang mga nasasakupan. Para sa direktiba ng DILG, marami tayong mga gabay para sa mga lokal na pamahalaan. Kahit bago pa ang pandemya, meron na tayong inilabas na Memorandum Circular. Ito yung DILG Memorandum Circular 2018-42. Ang adoption and implementation ng Philippines Plan of Action for Nutrition or PPAN 2017-2022. Ito ay nilabas pa bago yung pandemic, March 26, 2018. Nakapaloob dito ang pagbubuo o pag-update ng kanilang mga local nutrition action plan kung saan nakapaloob ang mga programa that converge in families of nutritionally vulnerable individuals tulad ng pregnant women, lactating women, children 0 to 23 months of age, malnourished children under 5, at mga communities or barangays na may naitalang pinakamataas na antas ng undernutrition at overnutrition. Ikalawa, yung pagpapatupad at pagmonitor ng implementasyon ng mga programa ayon sa
alinsunod sa PIPAN program packages tulad ng infant and child feeding, dietary supplementation, micronutrient supplementation, mandatory food fortification, nutrition in emergency, at marami pang iba, no? Alam ni Jovie lahat yan. Ikatlo, pagsiguro na kasama ang mga programang nabanggit sa kanilang mga local development plans at annual investment program para ito ay mapondohan at ma-implement. Hindi dapat makalimutan ang pagbuo ng mga nutrition national or local nutrition committees, pagpapatalaga ng nutrition action officers, then community-based nutrition volunteers at mga barangay nutrition scholars, kasama na rin ang pagbibigay ng insentibo para sa kanila. Dahil sa pandemya, in response to COVID-19, naglabas ang DILG ng mga advisory para sa pamahalaang lokal na nagpapaalala sa kanila sa mga mandato galing sa Department of Health at saka National Nutrition Council on the importance of maintaining a healthy diet and nutrition, lalo na during this times of emergency. Kasama dito ang proper infant child feeding practices that should be continued, exclusive feeding of infants up to 6 months, and breastfeeding with complementary feeding for children up to 2 years and beyond na kailangang ipagpatuloy, at yung pagsama sa mga masustansya at angkop na pagkain sa mga relief operation ng mga pamahalang lokal, lalo na yung para sa mga bata at sa matatanda kasi iba yung pangangailangan nila para sa nutrisyon. At hinihimok din natin ang mga mamamayan o ang pamahalang lokal na himukin ang kanila mga nasasakupan ng mga mamamayan na mag-backyard gardening para meron silang additional source ng kanilang mga pagkain, lalo na ang gulay at ang prutas. Ayan, napakaraming mga talagang naka-responsibilidad ng mga local government units na director. At saka, since nag-issue ng mga direktiba no, na kailangan isulong pa rin ang healthy diet, ang tamang nutrisyon, may mga best practices po ba ang mga iba't ibang LGU? Particular na nga po dun sa pagsunod ng mga nabanggit ninyong direktiba at saka mga advisories, yung mga bayan, lungsod at lalawigan? Napakarami, Ms. Jovie, no? Sa panahong tulad ngayon, lumabas ang galing at pagkamalikain ng mga pamahalang lokal sa paglaban sa COVID-19 at para maisigurado ang kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan. Halimbawa, simulan ko, no? Maraming listahan to pero hindi siguro maisasama lahat dito. May mga example lang ako nababanggitin tulad ng online palengke, today congest market in Plari del Bulacan, Adapa Family Project ng Candapa, Pampanga, Malonggay Tea to help boost immune system ng Lingalan Aurora, livelihood opportunity amid COVID sa Binyan, Laguna, backyard farming and support to local farmers sa Romblon, Mobile Changge, showcasing local harvest in Buwak, Marinduque, from canned goods to healthy cooked vegetables in sa Prosperidad, Agusan del Sur, Bagsak Presyo Market on Wheels ng Labangan, Zamboanga del Sur, at marami pa pong iba. Napakaraming magagandang good practices na nakita natin na isinagawa at inimplement ng ating mga local government units. Mm-hmm. Okay, Director, since sinasabi niyo nga na kasama ito sa mandato ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapanatili ng kaligtasan, magandang kalusugan, higit sa lahat ang nutrisyon no, ng kanilang nasasakupan. Pero may sapat ho bang pondo para rito po yung pagtitiyak ang tamang nutrisyon no, ng kanilang mga constituents at programa mula sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan? Para matiyak ang pondo para sa pag-implement ng mga nutrition program, may inilabas na ang Department of Budget and Management sa pamamagitan ng kanilang DBM Local Budget Memorandums. Ang Local Budget Memorandums ay patnubay para sa mga lokal na pamahalaan sa paggamit ng kanilang internal revenue allotment o yung kanilang IRA. Ito yung pondong nakalaan para sa mga lokal na pamahalaan mula sa national government. Simula pa noong 2018, pangatlong taon na ngayon, nakasaad sa DBM Local Budget Memorandum 77-1 noong 2018, number 78 noong 2019, at ngayong 2020, yung Local Budget Memorandum 80,
na kailangang bigyan ng prioridad sa paglalaan ng pondo ang mga programang nakapaloob sa local nutrition action plans ng mga pamahalang lokal, alinsunod sa Philippine Plan of Action for Nutrition 2017-2022. Ngayon, mga panahong ito ay budget season na para sa susunod na taon. So ngayon, tinutulungan natin ang mga pamahalang lokal sa paghahanda ng kanilang investment programs at saka budget para sa 2021, at sinisiguro natin na kasama dito ang pagpaprioridad para sa mga programa para sa nutrisyon at pagsiguridad ng pagkain para sa lahat. Oo. Actually, yung mga nakakausap naming mga lokal na pamahalaan, masayang-masaya sila, lalo yung mga nutrition action officers, dahil nga dyan sa local budget memo, circular number 18, no, na kailangan talaga may local nutrition action plans ang mga LGU at saka kailangan ng budget. So salamat po sa pakikipagtulungan ng office po ninyo, Director. Lalong-lalo na rin si Gemma na lagi makatanga, yung inyong staff na lagi namin kausap. At kaya napatupad yung memo circular na yan. Yan. Okay, dumako naman po tayo sa ating Nutri Habit. Mahalaga pa rin po na mabantayan ang nutrisyon sa panahon ng pandemic. Kaya naman ang ating Nutri Habit ay ang patuloy na pakikipag-ugnayan at tulungan sa mga miyembro ng Barangay Health Emergency Response Team sa ating mga komunidad. Ang BERT ay binubuo pa ng Executive Officer ng Barangay Nutrition Scholar, Barangay Midwife, ng Midwife o Nurse, mga Barangay Health Workers, at mga Barangay Tanod. Sila ang naatasan na hanapin ang mga suspected at probable COVID-19 cases sa barangay at iugnay ang mga ito sa designated barangay isolation unit. Kaya para maging COVID-free ang inyong komunidad, makipag-ugnayan sa BERT kung kayo ay may miyembro ng pamilya o kakilala na maaring suspected o probable case. Back to you, Rod. Thank you very much, Ma'am Jovie. At ipagpapatuloy naman natin ang talakayan mamaya, makalipas mga kasama ang ating maikling break. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 11. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansya ang kailangan natin. Alimbawa, sa protina may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Eh kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampiyon ng 10 commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello. Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome back po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 11, at tinatalakay pa rin natin ang mga programa ng DILG para matiyag ang nutrisyon sa pandemya. Sa tulong po ni Ms. Liza F. Bonagua, Director ng Bureau of Local Government Development, Department of Interior and Local Government. Opo. Okay, Director, ano naman po yung mga programa o benepisyong maaaring ipagkaloob sa mga local health workers? Ito yung mga frontliners natin at mga personnel na direktang involved sa COVID-19 response ng mga LGU. Rod, no, dahil mahalaga, ngunit mapanganib ang tungkulin ng mga local health workers at barangay nutrition scholars at iba pang mga official na direktang involved sa COVID-19 response, sila ay may mga benepisyo na natatanggap. Tulad ng hazard pay of not more than 5,000 depending sa availability of funds ng pamahalang lokal. Siyempre, yung provision nila para sa PPE, protection nila para sa kanilang sarili, face mask, face shield, and other medical supplies and equipment and disinfectants. Meron din silang food allowance and relief goods to their households. And kung kinakailangan, binibigyan sila ng accommodation at transportation
support. Ang mga barangay health workers at barangay nutrition scholars kasama pa ibang barangay officials na involved, directly involved sa COVID-19 response ay qualified din na makatanggap ng social amelioration program. So, may mga, dahil maliliit lang ang kanilang mga allowances, sila ay kasamang makatanggap ng SAF. Meron pang isa, no, under Republic Act 11469 or yung Bayanihan Act, health workers who become severely ill in line of duty can get a compensation of 100,000 from the Department of Health. At yung kanilang family naman, ng mga namatayan na mga health workers, ay pwedeng makatanggap ng 1 million pesos. So yun yung mga benepisyo na pwede nilang makuha sa pagsuporta sa paglaban sa COVID-19. Sana naman po wag umabot dun sa punto na makakatanggap sila ng ano dahil sa kamatayan. Patuloy pa rin pong tumataas ang dami ng kaso ng COVID-19. Ano po ang may papayo nyo naman, Direktor, sa mga lokal na pamahalaan upang makaiwas pa rin sa COVID-19 under the new normal? Ngayon, napaka-aktibo ng ating mga pamahalang lokal, lalo na ngayon na sila ang natasang magpatupad ng mga programa laban sa COVID-19 sa kanilang mga respective jurisdiction. Ang maipapayo lang natin sa kanila ay ipagpatuloy nila yung mga programa laban sa COVID-19, lalo na yung pagpapanatili ng kaayusan at pagsunod ng kanilang mga mamamayan sa mga direktiba, lalo na sa social distancing at saka yung pagsusuot ng mask. Sa pamamagitan ng pagpapatupad, sana nung disiplina muna campaign ng DILG. Kasama dito, sana ipagpatuloy nila yung pag-align at realign ang kanilang mga development plans and investment programs at pati ang budget to the economic recovery and social recovery plans na naaayon din sa panuntunan ng national government. Patuloy na silang mag-allocate ng sufficient funds for the implementation of programs in compliance with the health protocols at para sa mga social services na kinakailangan ng kanilang mga nasasakupan, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. At yung huli, huwag nilang kalimutang i-strengthen at yung i-ensure yung functionality at pati yung pag-aalaga sa mga barangay health emergency response teams at saka local epidemiology response surveillance unit kasi sila yung tumatrabaho sa baba. So ito, kasama ang plano, ang budget, pag-aalaga sa mga tao na tumutugon laban sa COVID-19 at pagpapanatili ng kaayusan, disiplina muna sa mga komunidad. Ito yung mga dapat nang ipagpatuloy at nasa isipan ng ating mga pamahalang lokal. Ayun, disiplina muna. And of course, mahalaga rin, Direktor, yung nag-share sila ng mga good practices, ano? Yung kung para hindi na kailangan mag-isip sila pa ng panibago, kung nag-work naman sa isang lokal na pamahalaan, pwedeng-pwede nilang gayaan. At napakaganda nga yung mga nangyayari ngayon. And then of course, they're also tapping yung mga private sector, mga iba pang volunteers para tumulong dito sa mga napakalaking responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan. Okay, para naman po sa mga detalye o kaya naman kung may mga concern ang ating mga tagapakinig, mga ating mamamayan tungkol po sa mga programa sa pamahalaang lokal. Alam ko may iba, may mga nagrireklamo sa kanilang mga mayor o ano man. Paano po ba sila maaaring makipag-ugnayan sa DILG? Para sa mga iba pang detalye at katanungan, maaari nilang bisitahin ang DILG website, yung https://dilg.gov.ph o yung aming DILG Philippines Facebook page. Pwede rin yung DILG Philippines Twitter account. Para naman doon sa mga gustong mag-complain o may mga gustong erase na issue sa DILG, mayroon din kaming DILG Emergency Operation Center for COVID-19 na may email address na dilgopsencovid@gmail.com. At meron din kami, aktibo pa rin ang aming DILG Public Assistance Desk, dilg.gov.ph/Public Assistance Center. So ito, pwede silang tumawag, pwede silang mag-email para makuha ang kanilang mga kahit suhesyon, complaints, at saka mga rekomendasyon para maiayos pa ng mabuti ang ating serbisyo para sa mga constituents ng ating mga local government units.
Ayan, i-post din po namin yung mga detalye, mga contact details na binanggit ni Director Bonagua dun sa ating Facebook page para po dun sa mga, sana wag naman reklamo, no? More on mga suggestions. Ayan, okay, mag-recap na po tayo sa ating magandang talakayan. Inihatid po natin ang talakayan tungkol sa COVID-19 response at nutrisyon ng mga ng Department of the Interior and Local Government o DILG. So malaki pong naging epekto ng pandemic na ito sa programa at pamamalakad ng mga lokal na pamahalaan na dumami, lalo yung mga dati nilang ginagawa na dagdagan pa dahil nga sa pag-respond sa COVID-19. Kaya naman po ito ang mariing tinututukan ng DILG. Kahit na po may pandemya, kinakailangan pa rin pong pagtuunan ng pansin ng mga lokal na pamahalaan ang nutrisyon ng mamamayan. Yan po ang tinitiyak ng DILG sa pamamagitan po ng pagbibigay ng direktiba na magkaroon po sila ng mga local nutrition action plans na may karampatang budget alinsunod po sa Philippine Plan of Action for Nutrition. At patuloy pa rin po ang paggabay ng DILG sa mga lokal na pamahalaan para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 at pinapaalalahanan po ang lahat yung disiplina muna campaign. Rod? Thank you very much, Ma'am Jovie. At nakasama po natin sa talakayan si Ms. Analisa F. Bonagua, Director ng Bureau of Local Government Development ng Department of Interior and Local Government. Maraming salamat po, Director. Final message lang po para sa ating mga sumusubaybay sa ating programa. Final message, patuloy natin pangalagaan ng ating nutrisyon at para sa ating mga local government units, sana po ay patuloy niyong implement ang mga programa para sa COVID-19, para labanan natin ang COVID-19. At hindi rin natin dapat kalimutan ang mga regular services na dapat natin i-provide sa ating mga constituents, lalo na ang pag-provide ng nutrition at pagkain para sa ating mga nasasakupan. Marami pong salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po, Director Bonagua. And I'm sure marami pa rin tayong aasahan na suporta mula sa DILG sa pagsulong ng tamang nutrisyon. Alright, at sa pagkakataong ito ay pipiliin naman namin ang 12 nakasagot ng tama sa text question na ano ang direktiba ng DILG sa mga lokal na pamahalaan para maisulong pa rin ang nutrisyon at maipsan ang kagutuman habang may pandemya. Abangan ang pangalan ng mga nanalo ng 200 pesos load sa aming Facebook page na Radyo Mo sa Nutrisyon. At congratulations po sa ating mga winners. At yan po ang kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 11. Naway muli namin kayong nabusog ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. Sa mga nais pa pong magtanong, kaugnay po sa ating naging paksa ngayong hapon, by mag-text lang po sa 0908-579-6898. Sasagutin pa rin po yan ni Director Bonagua sa pamamagitan ng aming production team. Dahil yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po muli tayo sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado. Ganap na alas 12:30 ng tanghali dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon at pag-uusapan naman natin ang hagbang ng Department of Education ukol sa COVID-19. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Bubusugin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawain kumukontra sa pagkabit natin ng mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Sa ngalan po ng aming direktor na si Dr. Apet Dayanghirang, ito pong muli si Jovie Raval. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at sa wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 11. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.